Sa nakaraang paksa, itinuon natin ang ating pansin sa mga nangyayari sa loob ng klase, sa mga mag-aaral habang nagtuturo ang guro. Atin namang titingnan ngayon kung anong mangyayari sa isipan ng guro habang siya'y nagtuturo. Ang ipakikita ko sa inyo ay pagtatangkang unawain ang iba't ibang bagay na nagaganap sa loob ng isipan ng guro sa pamamagitan ng isa na namang illustration. Ang illustration na ito ay nasa forma ng isang recorded video ng isang Amerikanong guro habang nagtuturo ng algebra. Pansinin kung gaano kakomplikado ang isipan ng guro, kung gaano karaming kailangan isaalang-alang at isipin. Sa inyong panonood, bilangin kung ilang beses nagdesisyon ang guro batay sa kanyang ikinilos o ginawa sa loob lamang ng napakaigsing panahon. And we're back to people next. Draw your coordinate plane and wrap it up. Should take you no more than 30 seconds to do. Okay, so ilang beses nag-decision ang guro batay sa kanyang ikinilo sa loob ng klase matapos niyang ibigay ang panuto ng kanyang activity. Malamang, nakuha ng ilan sa inyo pero sa mga hindi, sana'y napansin ninyo ang mga ito. Panoorin muli ang video at makikita ninyo ang iba't ibang desisyong ginawa ng guro pagkatapos niyang ibigay ang panuto. And we're back to people next. Draw your coordinate plane and wrap it up. Should take you no more than 30 seconds to do. O diba, ang dami niyang pinagdesisyonan, ang daming nangyari sa isipan ng guro sa loob lamang ng 30 segundo at nagdesisyon siya na parang natural lang sa kanya. Nangyayari lamang iyan kung marami ng karanasan sa pagtuturo ang guro. Nagiging automatic na ang kanyang pagkilos at pagdesisyon. Sa kasamaang palad, hindi ka pa ganyan. Pero okay lang, kaya nga nagsisimula ka palang magturo. Tingnan natin ang bawat isang bahagi ng utak ng guro. Ang una ay ang tinatawag na patrolling effort and behavior oblongata, PBO for short. Ang bahaging ito ay nakatutok sa mga ikinikilos ng mga mag-aaral. Nakikinig kaya ang mga bata? Nakafocus ba ang estudyante o nakatitig na naman sa labas? Nagbabasa ba kaya o natutulog? Ito rin ang gumagawa ng mga desisyon kung paano tutugon sa mga kilos ng mga estudyante. Ang susunod na bahagi ay ang performance cortex. Dito nagkaroon ng matinding pagdedesisyon tungkol sa nilalaman ng aralin at kung paano inihahatid ang aralin sa mga bata. Dito nanggagaling ang lahat ng mga sasabihin mo sa klase hanggang sa kung paano mo tutugunan ang mag-aaral na hindi gaanong wasto ang sagot. Anong susunod kong katanungan? Anong mas mabuting paraan ng pagpapaliwanag sa aralin? Lahat ng ito ay nabubuo sa performance cortex. Pagkatapos ay nariyan ang navigation lobe. Ito ang bahagi ng utak ng guro na sinusubaybayan ang tumatakbong oras. Dito nagdedesisyon tungkol sa oras. Mayroon na lang nalalabing 10 minuto at hindi pa natatalakay ang ilang paksa at hindi pa nagagawa ang activity. Paano na? Yan ang navigation lobe na gumagana. Pero mayroon ding tinatawag na humor bellum kung saan nakalagay ang humor o katatawanan at ang stress factory
kung saan naroroon ng stress o pagkadismaya. Sana'y mas maraming pumapasok at lumalabas mula sa iyong humor bellum kaysa sa stress factor. Siguro ngayon, napagtanto mo na na ang formula na ating natutunan at ang isipan ng guro ay may kaugnayan sa isa't isa. Natatandaan mo ang kalidad ng pagkatuto at ang dalawang bahagi nito? Hindi ba't magkaugnay ang performance cortex sa nilalaman ng aralin at kung paano inihahatid ng guro ang aralin sa mga bata? Tapos, nariyan ang navigation lobe. Hindi ba't dito sinusukat ng guro ang daloy ng kanyang aralin at ang daloy ng iba't ibang gagawin sa klase? Paano naman yung off-task o misbehavior task? Diyan papasok ang PIBO, kung saan nanggagaling ang desisyon tungkol sa magiging tugon ng guro sa mga hindi wastong ikinikilos ng mga mag-aaral. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, sadyang napakaraming nangyayari sa isipan ng isang guro. At kung ikaw ay baguhan sa pagtuturo, mahirap mag-multitask. Panoorin natin ang isang video kung saan sabay-sabay na nangyayari ang iba't ibang bagay sa loob ng klase ni Ginoong Veterano. Si Ginoo ay isang Amerikanong guro. Pakinggan natin siya. So, the interesting part is that we don't actually meet Junior until about halfway through the book. All that we know about him is what we can infer through his narrative voice. What kind of characteristics can we infer about Junior just through the narrative voice of what we've read so far? Malik. Well, based on his diction, I think Junior is smart. Like, very smart. But we see that he hasn't gone through a lot of formal education. Maybe he has finished high school, but not college. Dang. That is a good analysis of Junior. But he's not totally right. A minute ago, Jimmy said something that might clarify his answer, and maybe I'll get him to respond. And Josh just tossed that paper ball. I wonder if they saw me see it. I'd love to just ignore it, but no, I can't. Do I call him out? No. I'll set Jimmy on the question, and then I'll circulate over to Josh and sort him out privately for throwing paper. Yes, all right, that's the plan. Let's go. Okay. Maaring di nyo masyadong napapansin na nangyayari ang lahat ng ito sa inyong mga isipan, pero maniwala kayo, ganito ang nangyayari sa guro. Maraming desisyon ang kailangang pagtuunan ng pansin ng sabay-sabay sa iba't ibang sitwasyon. Subalit, para sa isang batikan at magaling na guro, tila nakapagdedesisyon sila agad-agad at parang automatic na. Pansinin ng mga natututo pa lang magmaneho ng sasakyan. Napakaraming kailangan isaalang-alang. Brakes, clutch, gas, side mirrors, rear view mirror, mga taong tumatawid, mga sasakyang nag-uunahan at paano pa kaya kung manual ang kambyo mo. Kaya siguro hirap magmaneho ang mga taong kulang sa tapang. Paano kasi napakadaling maaksidente at makapangga sa lansangang punong-puno ng sasakyan. Pero pansinin naman natin ang mga batikang driver, lalo na si mamang jeepney driver. Biruin mo, nakakapagmaneho na, nakakapagbilang pa ng pera at iniaabot pa sa mga pasahero. Ang daming nangyayaring pagdedesisyon at nagagawa niya ang iba't ibang desisyon ito ng sabay-sabay. Kaso hindi kasi mamang jeepney driver. Mga ilang ka pa ng maraming karanasan para automatic na makatugon sa samot-saring bagay na nangyayari sa loob ng iyong klase. At kahit batik ka na ang isang guro, marami pa rin pwedeng mangyari sa loob ng silid-aralan na hindi talagang napagpaplanuhan. Subalit, naniniwala ako, bagaman hindi talaga makuhulaan ang mga mangyayari sa klase, na mayroon pa rin ilang pangyayari na matatansyang mangyayari at mangyayari pa rin. Halimbawa ay ang mga sumasagot na hindi nagtataas ng kamay o mga tumatayo ng kanilang upuan. Kung mapaghahandaan na sana ang sasabihin at itutugon sa mga batang ito bago ang bawat klase, makapagdedesisyon ka ng mas mabilis at hindi masasayang ang iyong oras mula sa pagtuturo. Sa susunod, ating tatalakayin kung paano tutugunan ang ilang mga pangyayari sa loob ng klase para mapababa ang mga mag-aaral na off-task. Pag-aaralan natin kung paano pagaganahin ng automatic ang ating PIBO.